Palit tayo ng belt. AC belt. Palitan natin. AC belt. Compressor, adjuster, diretso sa pulley. Tatlo lang yung line niya. So, palitan natin. Eto. Naputol yung belt eh. Pero hindi naman stack up yung ano, yung compressor niya, hindi rin stack up yung pulley. Yung adjuster na yon, hindi rin stack up. Kaya kakabitan ko ng bagong belt. Tapos testingin natin yung AC. Okay? Tara guys, samahan niyo ako, kabit natin. Ito guys, share ko sa inyo kung paano pagpalit. Pagpalit or pag-adjust ng belt nito. Sa may mga car owner, madali lang naman to, basic to. Malaking bagay to sa inyo, hindi nyo na kailangan ng mekaniko. So, kahit kayo, kaya nyo nang gawin, basta meron kayong tools. 12 na spanner, tsaka 22. Kita nyo to, itong nut na to guys, ito. Yan, lock yan eh, para sa bearing, para hindi lumabas yung pulley. So, luwagan nyo lang yan, luwagan nyo yan, tapos iikot na yan kasama nyan. Luwagan nyo yan, yung nut na yan. Yan. Tapos pag maluwag na yan, ayun, yung adjuster. Yung adjuster na yan is 12 mm. So, luwagan nyo. Luwagan nyo, luwagan nyo lang yun siya hanggang sa matulak na siya dito. Para may pasok nyo yung belt. Kaya yan, sagad na siya dito sa ano, dito. Para may pasok nyo yung belt. Tapos syempre, pagka higpitan nyo na, higpitan nyo lang yung lock na yon, yung lock na yon. Sagad nyo, higpitan nyo itong 12 na yan. Higpitan nyo lang yan hanggang sumagad. Pagka mahigpit na yung belt, sa tingin nyo okay na yung belt, yung tension nyo okay na, ilock nyo na to. Itong nut na to. Ilock nyo yan. Importante ito guys, kailangan mailock nyo. Pag ito hindi nyo nailock, lalabas yung belt or maluluwag itong pulley. Matatanggal yung pulley. Ito yung lock ng pulley. So, kailangan mailock to. Okay? So, yun lang. Dalawa lang naman yung adjust nyo. Yung 12 na yun, tsaka itong 22 na nut. Okay? So, tara, kabit natin. Tara, kabit natin. So, yun na. Nakabit ko na. Yung belt. Na-adjust ko na yan. Nakasagad na yun. Tama na yung tension itong belt. Na-ilock ko na rin yung nut na yun. Ngayon, testingin natin yung paanda rin. Shukol, boss. Shukol? Ayaw. Start check. Shoot gear, ah. Okay. Sabi AC. AC, AC, AC. Okay. Last minute. So okay na guys, yun, tingnan ko na lang ulit yung tension kung okay, kung kailangan pa i-adjust o hindi na. Okay? So, hello guys, dito ako sa under chassis sa ilalim. Meron siyang, ang problema nito is ABS light. May ilaw yung ABS niya. So ngayon, binisual check ko sa ilalim. Lahat ng sensor, yung wheel sensor sa ilalim. Dun sa harapan, dun sa front yan eh. Okay yan dyan, okay yung mga wiring niya. Na-check ko na yan, okay yung mga wiring. Tapos dito na lang sa likod. At nakita ko, eto guys. Tingnan nyo guys, ito. Putol yung wire. Ito, putol. Dito yan nakakabit. Yan o. Oh. Ang green na yan. Kaya umiilaw yung ABS niya. Kasi putol siya. So, susubukan kong ikabit. Tapos, titingnan ko kung mawawala yung ilaw. Kaya nawala yung ilaw, yun lang yung problema niya. So, basic na basic lang guys, di ba? Hindi mo na kailangan ng scanner. Kasi, matche-check mo, makikita mo kung putol lang yung wire kaya umiilaw. So,
para to sa mga ano, may car owner. Basic lang to, guys. Hindi nyo na kailangan gumastos pang paggawa sa mekaniko. Babalatan nyo lang yan. Pagdudugtungin nyo, lalagyan nyo ng tape. Tapos mag-okay na yan. Pagka hindi nag-okay, yun ang kailangan nyo talaga, scanner. So, pero mas maganda na check nyo muna bago nyo dalayin sa mga mekaniko. Kasi basic lang naman yan, guys. Yung mga sensor na yan, lahat yan may wire. Kabilaan, kaliwat, kanan, sa likod, saka sa harap. Lahat yan meron. Pagkaputol ang wire, subukan yung ikabit, pagdugtungin. Hindi naman kayo magkakamali dyan eh, kasi by color naman yan eh. Makikita nyo naman kulay ng kulay. Okay? So, share lang yan, guys. Tip para sa mga may sariling sasakyan at saka sa mga baguhan. Okay? So, ito na, guys. Wala na siya. Wala nang ABS. Hindi na nailaw yung ABS niya. Nung kinabit ko na yung wire, tapos pinandar ko, yan, nawala na siya. Hindi ko na kinailangan ng scanner or i-reset. Kung sana siyang nawala eh. Pero pag di nawala, pwedeng i-try nyong i-reset. Tapos, pagka bumalik, hard fault siya, merong problemang sensor yun. Pero ito, hindi na bumalik eh, nawala naman. Pero road test na lang din, tapos, kung bumalik pa, papalit ng sensor. Saka ako i-scan. Pero ngayon, wala naman. Malalaman pagka ni road test. Pero ganun lang, guys. Share lang yun sa inyo, idea. Check nyo muna under chassis, baka may natanggal lang na wire. Ganun lang naman yung mga basic nyan. Basic lang muna bago nyo dalahin sa ano, sa mga trusted mechanic nyo. Okay? Yung airbag na yan, papalitan ko. Kasi wala rin busina eh. Huh? So, papalitan ko yung spiral cable dito sa loob. Kasi walang busina, tapos nailaw yung airbag, baka putol yung spiral cable dito sa loob. Okay? So, papalitan ko yon, tapos yung ABS light niya okay na. So job done na to. Okay, okay guys, ito na lang. Ito na lang remaining niya, yung spiral cable. Okay, let's go. Let's go, guys. Eid Mubarak. Ito na, guys. Palitan ko na ng bago spiral cable. Ito yung bago niya. Ito yung luma. Ayan. Ayan yung bago, ayan yung luma. Tingnan mo, guys. Ito sira na to eh. Kaya hindi na busina dito sa ano, tsaka yung airbag na ilaw. So, kabit ko yung steering wheel, tapos testing ko kung okay na. Okay? Let's go, let's go. Let's go. So, yan na, guys. Nakabit ko na yung spiral cable. May busina na din. Nawala na yung airbag. So start natin. Start natin. So yan, guys, wala na. Wala na siya. Clear na lahat. Hindi ko na siya ni-reset. Pero nawala na lang ko sa yung ABS tsaka yung airbag. Tsaka meron na siyang busina. Okay. So okay na to. Yun lang, guys. Pagka may na-encounter kayong ganun, yung airbag na ilaw tapos walang busina dito sa steering wheel, possible yun yung spiral cable. Okay? So let's go. Finish.